Oo nga eh, para... Nagagaling yung suit ko ngayon, text sa akin. Hindi kasi may pwede ko explain lang. Kasi nga... Huwag mo kasi ipuwa ba ng bulaklak? Pinukong ko pa na pare, di ba? Kasi tatlong outfit ang pinagawa nila sa akin. Kaya di ba, hindi ko alam kung bakit lately ang bilis ng pagbayad ko. In those 3 days, I lost another 3 pounds. So yung damit na dalawa na sinukat ko, ganyan kalaki ang buwang ng damit. Ito na yung pinakakasya sa akin. Kaso nga lang ang catch, umabang ng sabi ko, paano gagawin ko yung last minute? Ito na, isasalang na ako. Wala akong susuotin. So, sana may tingnan niya. Hindi, ganun siya conservative pagdating sa pananamit mo. Conservative siya. Yung pictorial ko sa IG, Diyos ko, ilang beses ko pinaalam sa kanya na ano lang, for a change, kaya nga ako nagpapayat para makita ng tao at mawala na sa utak ng tao na mataba ako dati, di ba? Pinaghirapan ko to, tapos ayaw niyang pakita ko. Gusto ko kasing ano, for a change. In the coming days, i-reveal ko yan. Malalaman nila bakit at paano. At kung may mga chance pa yung mga gusto mo papaya. Endorsement sa, yan? Sa mga karayong? Ay, walang science involved to. Ito na yung isang ano. Basta malalaman nyo yun to. Ilang months? It took me like mga siguro almost 6 months din. And then you lose? 25 pounds. And then, ano, nakadagdag yung stress sa election. Okay. I think yun ang pinaka-ano eh, pinaka-effective eh, stress diet. Oo, nakakaganda yung, kaya salamat dun sa kalaban po namin, yung eleksyon, dahil yung diet ko po galing sa iyo. Nagsigido ka dun sa case? Oo, ongoing siya. The case will go on, and then, hinihintay na lang namin kung meron yung decision ng fiscal kung may probable cause. We're waiting na lang. Anytime this week yata lalabas. Dumaan na kami. Hintayin na ng fiscal na ipag-ayos kami. Pero ito, pinito yung laban talaga. Grabe kasi. Somebody has to learn a lesson. It's not always na you're a goody-goody. Dapat kapag kami ginawa ka, alam mo kasi sinasabi nga nila, tapos na yung eleksyon, nanalo na kayo, patawarin nyo na. Oo, pero yung pagdudungis mo sa pangalan ng isang tao, kailangan ayusin mo din, di ba? Linisin mo din yung ginawa mo sa akin. Kasi hindi naman ako parte ng eleksyon eh, campaigner lang naman ako, pero yung iniwan mo sa akin dagot, yung sleepless nights, yung death threats na nakuha ko, eh mali mo, one of these days, para pa pag akusahan ka or you're being accused of being kasabwat sa isang drugs, is a very sensitive issue. Na which is, I'm very pro, anti-drugs ako, tapos pagbibintahan mo ako niyan. Serious allegation niyan, kaya somebody has to pay for it. Kaya, I would see you in court. Grabe pala yung security nightmare mo na mapinagdaanan. Sobra, alam mo yun, Marcy, di ba? Nakaka-text ko kayo, hindi ako makatulog. Kasi mali, dalawa pa lang ako. Mami, matukhang ako, di ba? Bakit naman ang pagkamatay ko, di ba? Buti sana ko namatay ako ng... Ito, seriously, cause of death ko, tukhang. Ang dami ng headlines ay, Melendez na tukhang. Eh, alam niyo naman na, supporter ako ni President Duterte. Against ako sa drugs, tapos pagbibintangan niyo ako ganyan. It's so unfair. I wanna die beautiful. ito na yung, kasi nanalo na nga, sabi mo na, pinagpaliban mo yung accusing. So, ibig sabihin next election, dito ka naman. Alam nyo, yan ang palaisipan na yun, kung saan ako tatakbo. Dito or doon? Doon or dito. Malamang? Doon. Pag nagparehistro ka na doon. Malamang sa next press conference, malalaman niyo kung saan. Pero disappointed sa mga nangyari, tumigil ka rin, tuloy pa rin yung ano mo to serve sa public service talaga. Oo naman, Kuya Gorgie. Kilala mo naman ako. Eh,
yun yung mga may mga natutulungan tayo, ayoko pa sa akin, di ba? At dapat naman gano'n naman talaga. Kung medyo nakakaluwag-luwag ka, ahon-ahon, tulong-tulong din. Kasi marami ding hindi nakaalam for the past 3 years nung wala akong proyekto. Bagsak na bagsak ako. Actually, pa-bounce back pa lang ako ngayon. Pa-bounce back pa lang talaga ako ngayon. Kaya God is good, God is great. Sa mga senior actors yung, hi, good evening po, sa mga reporters, magandang gabi po, ganyan. Yung iintay nila na sila yung una papansinin, hindi ko alam kung dahil ba sa training na nahihiya sila na sila yung mauna. Kaya minsan ako tuloy para lang just to break the ice, ako inauna na, hi, ako po si Aiko Melendez, kawork niyo ko, parang, hindi yun ano, pang insulto. Ginagawa ko lang yun kasi gusto ko ma-imbibe nila yung gano'n na attitude na dapat may respeto sa senior stars. May sarili silang mundo. Hindi lang sa GMA and EBS. Both channels, madaming may ganyan. Yung may amnesia factor na hindi, lalo na kasi kami napag-awian namin kay Gordy, kung napapansin mo, kahit sa press con, obligasyon ng mga writers na isulat kayo. Pero kasi kami, pagka nababasa namin, nagpapasalamat pa rin kami. Unlike yung ibang ano, yung ibang mga artista na kapag sinulat nga na, mag-thank you, hello, kailangan nyo naman talaga isulat. Kami talaga, aral kami na magpasalamat dahil kung isulat kami o hindi, maalala kami ng writers na isulat. Maraming salamat, di ba? Maraming primadona. Kaya yung primadona, ang ganda. Ang galing yung nakaisip niya. Dahil maraming primadona sa mundo. Pero Aix, na-open ka ba pagka gano'n? Pagka hindi ka nababati ng mga mas... Hindi, kasi ako dead ma. Ako divisiba. Ako, basta ako trabaho lang ako. Good vibes lang ako. Kung hindi mo ako mapansin, eh hindi. Meron na ako isang power to dinadaan-daanan lang ako. But okay, ka-eksena. So, magka-eksena kami. So, sabi young sa star, kanya, young. Sabi sa kanya, uy, ako si ano, si Ate Aiko. Talaga? Okay. At least nag-exert ako na eh. Sa kabila. Yeah. How do you handle it? I make it a point na kinakaibigan ko sila. Ako yung nag-exert ng effort. Kasi ako yung mas nakakaintindi. And then ako yung mas nakakatagal sa kanila.